So guys, tayo ay maglilinis ulit ng strainers. So ang gagawin natin ay babaklasin natin yung cover ng strainer. Ayan, dito na siya. So nalagyan natin ng sahod para pagbakwas niya yung tubig diretso sa drain. Nalagyan ko na yan. Tatanggalin ko na lang. So ito, paano maglinis ng strainer. Wow, dumi. Yan, ang dumi oh. Dumi ng strainer niya. Yan yung galing sa strainer. Puro kalawang. Kailangan malinis to. Linisin natin sa baba. So ating linisin ngayon itong strainer dito. Ayan, nakalimba. Malinis ko siya. Okay. Bakwas natin. Ang gagawin dito, ito yung supply niya, ito yung return valve niya. Andito yung actuator motor at actuator valve. Ito yung return niya, ito yung return. Yeah. Yan yung ano niya, ito yung supply. Ito yung return niya. So, ang bubuksan natin, itong return para yung tubig niya, babalik siya doon sa coil papunta dito. Yan, papunta doon sa coil, tapos babalik siya dito sa supply, dito siya lalabas sa strainer. So buksan natin itong return. Yan, nakikita nyo, yan yung galing sa coil. Yang kalawang na yan. See? Dumi. Dumi siya. Diba? Tapos napunta siya doon sa pinaka-drain. Babakwas ulit natin. Bubuksan natin yung return valve. Para yung tubig lumabas dito. Yan. Yan yung galing sa coil. Ang tubig na yan. Ayan yung nag-stuck sa loob ng coil. Kaya minsan hindi lumalamig yung coil dahil marami siyang kalawang na sa loob o dumi. Ayan yung putik na galing sa tubig ng chilled water. Ayan yun. Kailangan malinis yan. Ano, malinis na siya. Kasi maliit lang naman itong unit na ito. Napupunog siya. Kailangan siya. Bengala. So, ng konti yung supply para yung yan o. Yan yung sinusupply niya. Okay. Pagka tumagal yan, may ipon yan doon sa coil. Madagali kasi yung supply niya. Gusto mo rin ng konti, i-release niyo yung konting tubig para malinis din yung nasa loob ng supply. Hindi mo pumapasok sa coil. Kaya pag tumagal,
may ipon niya sa coil kasi maliliit yung coil niya, may ipon dyan yung dumi. Kaya yun ang dahilan ng hindi paglamig ng unit. So kailangan i-backwash mo yun para mawala lahat yun. Yung tubig niya sa loob. Bagal yung mag-tread. Dahil puti ko ang buhangin. Yan yung galing sa coil. Bandumi. Yan yung galing sa coil na naipon. Kaya hindi lumalamig yung aircon kasi nga barado na yung coil niya dahil naipon ng naipon yung kanyang putik na galing sa tubig. Medyo malinis na konti pa. Yan, malinis na siya. Kulay na yan ang tubig, kulay pink. Yan yung kulay ng chilled water dito. Ayan. Marina na siya. Hindi sabihin malinis na yung coil niya. Ayan. Ganun lang mag-backwash niya. Yung return valve, yun ang bubukan mo, pabalik dun sa coil ng unit. Lalabas siya sa supply ng pipe dito. Ito, nakasarado to. Ito, supply na to, nakasarado yan. Yung return lang ang bubuksan mo pag nag-backwash ka para malinis yung coil. Maliwanag? Okay, tapos na yung ating backwash. Malinis na siya. Ayan, malinis na siya. Ibabalik na natin yung strainer. Ito yung strainer. Nalinis ko na. Ibabalik na natin. Ayan, napag-back niya. Ibabalik na natin. Natin. Ito nyo lang ang adjustable na malaki. Kasi hindi magkasya dahil may cover. Pwede natin to. Okay, yan. Mahigpit na. Kabitan natin yung strainer. Okay na. So tapos na ang backwash natin. Ang sunod natin gagawin, lilinisin natin itong drain pan. Madumi yung drain pan eh. Madumi ng drain pan, babaklasin natin yung drain pan para malinis natin. So tapos na ang backwash, buksan natin itong isa pa. May isa pa akong sasabihin sa inyo. Pagka binuksan nyo itong supply, mabuksan na natin yung supply. Pagkatapos nyo mag-backwash, kailangan may isa pa kayong mabuksan para yung hangin sa coil mag-release siya para
maganda yung circulation ng tubig niya pagka walang hangin sa system niya. So ito, ito yung sinasabi ko sa inyo sa huling video ko. Ito yan, ito yung release valve. Pag binuksan nyo yan, ito, ayan o, dyan lalabas yung hangin. Tignan mo, ang lakas, ang daming hangin, hangin yan, lumalabas na yan. Kailangan ma-release mo yan para yung maganda yung circulation ng tubig sa coil. Diba? So, kabila, ganun din sa return. Nandito. Yung return niya, sa return ko magbubukas. Ito yung bulb ng return. Yan o. Dito yung bubuksan mo para lumabas yung hangin. Ayan o. Wala lang hangin yan. Tubig na lalabas o. Yan, okay na yan. Ito yung release valve pagkatapos mong mag backwash para lumabas yung hangin. Yan matatagpuan yan sa return pipe. Ito sa may malapit sa coil. Okay. Ang iba niyan wala. Kasi pagka swerte ka, pagka meron, katulad nito, meron to eh. Ayan o. Ayan yung, dyan mapapasingawin yung hangin na galing dito sa coil. Okay. Ngayon naman, isasarado natin itong strainer na to. Kailangan to, maganda yung pagkakabalat mo kasi pagka hindi maganda, magkakaroon siya ng moisture. Yan ang dahilan ng pag leak ng tubig dito sa pipe pagka napapasukan ng hangin yung insulation. Katulad yan, oh, hindi maayos ang pagkaka-insulate yan, kaya nagkakaroon ng moisture, kaya yan, nagkakaroon na siya ng molds. So kailangan maganda yung pagkakabalat ng pipe para hindi siya mag-moist. Kita nyo yan, yan yung pipe na hindi maayos ang pag-insulation, nagkakaroon siya ng moisture, kaya nagkakaroon siya ng molds. Yan o. Mamaya gagawin natin yan, lalagyan natin ng insulation. So ang unang natin gagawin itong tatanggal nito yung drain pan, lilinisin din natin yan. Okay, so, babaklasan natin itong drain pan para malinis natin kasi nagbarado rin itong drain nya. Kailangan linisin natin itong drain pan para maganda yung agos ng tubig. So dyan lang po kayo at manood. Tatanggalin ko muna itong screw. Apat na lang naman na screw yan ang tatanggalin para mabuklas mo ito. Alright. Okay po, nabuklas na natin. Tubig siya. Tignan niyo. Ilinisin natin yan. So, kundi, didiklag natin yung drain. So, hindi siya mabunot dito. So, lilinisin na lang natin ang basahan. Linis lang yan. Tiga-tiga lang. Ayan. Linis lang natin ng ganyan. Okay. Dumi siya eh. Okay. Linis natin yan. Okay guys, malinis na yung drain pan niya. So ngayon, ibabalik na natin. Ganun lang maglinis niyan.
konting pasensya. So ibabalik na natin. Okay guys, yan nakakabit na yung drain pan niya. So, sunod natin gagawin ay mag-insulation tayo ng pipe. Yan yung mga molds na yan. Lagyan natin ng insulation. Okay. Ating gagawin natin ay mag-insulation tayo ng pipe. So yung umpisa na natin ang insulation. So hanggang lang kayo ha. Manood kung paano i-insulate ito. Okay guys, tapos na ating insulation. Ayan o, tapos na ating trabaho. Galing ng balot eh, pang bagahe, no? Wala nang likyan, sigurado na yan. Hindi na magmamoist yan. Tapos na, tapos nagpalit din tayo ng activator motor. Okay, pinalitan natin.